Yan, okay. So, finding and creating meaning of life. So, yan, logotherapy. Logotherapy, man's primary motivational force is search for meaning. It uses the philosophy of optimism in the face of tragedy, where people deriving from guilt the opportunity to change oneself for the better. So, ganito yan. Yun nga, pagka sinabi natin logotherapy, you need to search for meaning. You need to find the purpose of why you are doing things. For example, kayo bilang sa estudyante, ano ba yung dahilan kung bakit ka gumigising na maaga, ng mga 4 a.m.? So, nag-aaral ka para sa mga exam yun. Kumbaga, alamin mo talaga yung purpose. At yung purpose niya, kapag ka nalaman mo, yun yung magiging motivation mo. So, parang nag-fuel kasi yung purpose mo, yung passion mo sa isang bagay, sa iyong motivation para magawa mo ng maayos yung isang bagay. So, logotherapy. So, motivational force is search for meaning. So, nakalagay din dito, deriving from guilt the opportunity to change oneself for the better. So, for example, nag-fail ka, nagkaroon ka ng difficulty in life. So, for example, sa subject, nag-fail ka sa midterm, sa differential calculus. So, syempre, maraming mga estudyante dyan na nahihirapan sa differential calculus at saka sa iba pang mga math subject. Ngayon, ano, nag-fail ka, napaisip ka, nagkaroon ka ng guilt sa iyong sarili na sabi mo, kailangan ko, I should do better next. Kailangan ko next na exam, kailangan ko na makapasa, makaayos na yung marka ko. Kumbaga, minsan nga, hindi pala minsan, kalimitan, napipil natin yung guilt kapag kaya tayo nasa in the face of tragedy. So, logotherapy. And then, ganito. Someone without a strong purpose in life is depressed, bored, and anxious. Kasi no direction yung iyong buhay. Kasi hindi mo alam. Kapag ka wala kang purpose sa isang bagay, so parang nabobored ka, na-anxious ka, na-depress ka. So when a person can find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure. So itong mga taong ganito, for example, mga problemado. Yung mga problemado, nakikita nyo sila nag-iinom kasi gusto nila ma-escape yung reality. Yun yung mga taong ganon. For example din, nahihirapan kasi isang subject, minsan naglalaro ka lang ng computer games para malibang yung sarili. So kumbaga, ang idea, gusto mo ma-escape yung reality. Hindi mo kasi alam yung meaning kasi parang sa isip mo, nawawalan ng meaning, nawawalan ng purpose ang aking buhay kasi nahihirapan ako sa ganitong bagay. Kaya ang ginagawa mo, you tend to escape from reality. So ginagawa mo yung mga bagay na ganon. So may kasabihan, only dead fish can go with the flow. Kaya yan, same as human. Minsan, ang human, dead inside. Kumbaga, kapag dead inside siya, parang, ano na ang gagawin ko para madali akong madala in the face of tragedy. So, konting problema lang, so madali siyang madala. Ganun ang mga tao, ano? So, only dead fish can go with the flow. So, ikaw, bilang buhay ka pa, so, hindi ka pa depressed. So, kasi pagka-depressed ka, parang ang isip mo, parang wala na silbi ang buhay ko, mga ganun. So, only dead fish can go with the flow. So next, logotherapy assumption, the human being is an entity consisting of body, mind, and spirit. So according to Viktor Frankl, yung body and mind, natural na sa atin or innate na sa atin. It is what we have. Ang spirit naman, kung babalikan natin dati yung philosophical perspective na si Plato, yung spiritual soul, sabi, dun sa spiritual soul, yung overcoming obstacle. Spirit is what we are. So depende sa tao kung gaano kakataas yung spirit mo. Highly spirited ka ba o hindi? Pagka sinabi kasi yung spirit, so yun nga, pagdating ng mga problema, may mga tao na konting problema lang, so down na agad. Meron naman tao na ang dami ng problema, ang dami ng pagsubok, pero nananatili pa rin silang matatag. So spirit, so depende sa iyo. Kaya nga nakalagay dito, spirit is what we are. So body and mind is what we have. Okay, so next is life has meaning under all circumstances, even the most miserable. So parang ganito yan, everything happens for a purpose. So minsan may mga bagay na hindi tayo maintindihan. Minsan nasasabi natin, life is unfair. For example, sa inyo, sasabihin nyo, Ben, ang galing ng aking classmate, pero sa math, siyang galing-galing, pero ako bobo sa math. Minsan ganun, minsan napapaisip tayo ng ganun, pagka hindi natin magawa yung gusto natin gawin. So may purpose kung bakit ganun. So kailangan siyempre maging focus ka dun sa mga math subject para mas maunawaan mo. So yan, life has meaning under all circumstances, even the most miserable.
So, common mindset kasi ng mga tao, for example, average lang ako, so ganito na ako. So no, enough is not enough. You need to push yourself into your limits. So kung kaya mo pang ipush ang iyong sarili sa limit, so why not? So huwag ka lang, kasi mga first year sabi, so pang parelax-relax lang muna ako, pero hindi. Ang maganda dyan, ngayon pa lang, simulan muna kung ano yung kaya mong gawin. Do your best na ngayon pa lang. So para in the future, so yan, maging masaya ka sa iyong buhay. Mas lalo kang maging parang satisfied ka sa iyong buhay bilang isang estudyante. So next is 4, people have freedom under all circumstances to activate the will to find meaning. So ganito yan, illustration yung lapis. Itong lapis na ito, it illustrates our life. So sometimes in life, everything goes smoothly. So wala kang nararanasan ng pain, suffering, disappointment. So yan, may mga pagkakataon na gano'n, ano? So sometimes everything goes smoothly. And sometimes unexpected happen. Bigla kang parang na-broke. Pero hindi naman sa hindi lamang ito sa relationship, ano? So na-broke ka, for example, gusto mong gawin isang bagay, hindi mo nagawa. Yung expectation mo hindi nag-meet sa reality. So minsan ganon. So the important thing is how to react. Is knowing how to react. So ganito, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. So nasa sa atin kung paano tayo magre-react. Yun ang pinaka-importanting bagay, ano? So for example, traffic. So sa traffic, hindi mo naman siyempre makokontrol yung mga sasakyan doon. Okay, alam ang pagbubuhatin mo sa sasakyan. So, yan, imposible. So, ang gagawin mo na lang, bababa ka, maglalakad ka. So sa, kahit sa ibang mga bagay, pagka hindi mo makontrol isang bagay or isang sitwasyon, so ang gagawin mo na lang, sa halip na pilitin mo ang sarili mo, so minsan kasi kapag ka pinipilit mo yung sarili sa isang bagay na hindi mo kaya kontrolin, so yan, masasaktan ka lang. Okay? So ganun. So kaya kailangan you let it to happen. So huwag mong pilitin. You allow it to happen. So ang gagawin mo na lang, i-change mo yung kung paano ka magre-react doon sa ganung bagay. So nasa sa iyo kung paano ka magre-react. So yan ang mahalaga. So sabi nga, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Okay? Yan, ano ka doon? Optimist ka ba o pessimist? Yung tumitingin ka ba lagi ng problem in different situation? Or tumitingin ka ng every opportunity in different situation? So, nasa sa iyo kung pessimist ka or optimist. So, yan. Next, so, Frankl source of meaning. So, purposeful work. So, nakalagi dito, each individual has each own future goal to achieve or a task to perform. So, ano ba yung talagang purpose mo? So ito, minsan, ganitong ang estudyante, nape-pressure sila mo na mag-aral kasi dahil na scholarship, kailangan maintain kong scholarship, mga ganito, ganoon. May nababasa ako sa journal na ganoon. So yun ang kanyang motivation. Isa yun sa kanyang purpose kung bakit siya nagsisikap, kung bakit niya gusto maging parang manguna sa kanyang klase. Minsan, ganoon ang mindset ng estudyante. Purposeful work. Alamin mo yung reason, yung purpose kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. So parang sa TV, para kanino ka bumabangon? Nescafe. Okay? Parang sa commercial lang, ganun. Dapat may purpose. Okay? So, purpose mo, yun nga, para sa pamilya mo, para sa iyong sariling kinabukasan, para, yun nga, makapagtapos ka to graduate on time. Okay? So, purposeful work. And then, yan, bakit mo ba pinili yung course na ECE? Dahil ba talagang gusto mo to? Or passion mo siya? Or dahil ba sabi ng magulang mo na gano'n ang kunin mo? Yan, mga ganun. Kumbaga, alamin mo mga reason. Okay? So, para mas maganda na magawa mo yon or para makapag-perform ka ng maayos dun sa iyong course na inattendan. So, purposeful work. So, yan. Then, ito, bigyan ko ng emphasis. Courage in the face of difficulty. To find meaning of life is to recognize suffering, pain, and death as part of life and to have the courage to face these life difficulties. Kaya kayo, halimbawa pagka may mga difficulties kayo, kahit sa mga subject, kahit hindi lang sa subject, kahit sa personal yung life, so gawin nyo siyang motivation. Minsan kasi ang tao takot sa life's difficulty. But without it, we can never grow. Kung mananatili ka lang sa mga bagay na maalwan, so hindi mo makikita ang tunay mong potensyal at kakayahan. So take risk. So ganito, huwag kang matakot sa failure. Matakot ka kapag ka hindi ka nagtatry. Hindi mo parang binibigyan ng hakbang ang isang bagay para maabot yon. So hindi ka nagsisikap sa pag-abot ng iyong mga pangarap sa pag-graduate on time. Yun na nababasa ko sa journal. Gusto nila, siyempre kayo rin,
na makagraduate on time. So, huwag kang matakot kung mag-fail ka. Matakot ka kapag ka hindi mo pinagsisikapan to graduate on time. So, yun. Minsan kasi mga estudyante, kaya bumabagsak, ibang focus nila. So, hindi talaga sila concentrate dun sa pinag-aaralan. And then, ibang pinaprioritize nila. So, hindi nagsisikap. So, yun ang dahilan kung bakit hindi pumapasa estudyante or nag-fail sa subject. So, next, meron nga sinasabi na he who has a why to live or can bear with almost anyhow. So kapag ka alam mo yung purpose mo, yun yung nagpo-fuel sa paggawa mo ng isang bagay. So nakalagay dito, find your why and then use it to channel your motivation. So last, love. The ultimate factor to find the meaning of life is love. So love daw ang pinaka-most powerful sa lahat ng mga bagay. Respeto, so love. So, para kay Viktor Frankl, his love for his wife kept him fight for his life. Sabihin mo, si Viktor Frankl, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng family members, nawala ng wife, nawala ng kaibigan. So, lahat, pati kanyang ari-arian. Kumbaga, yung mga tao, pagka ganun, ang nangyari sa kanila, so, susuko na sila. Pero because of love, si Viktor Frankl, so, pinagpapatuloy pa rin niya ang kanyang buhay. So, minsan kasi nga, pagka yung tao, iniisip niya, ah, wala nang kabuluhan yung buhay ko, so tatapusin ko na. So, kumbaga, find the purpose or find kung paano ka mamomotivate. Kung ano yung reason mo para, yun nga, mabuhay. So, ayan, finding and creating meaning of life. So, yun lang ang discussion natin and I hope kahit paano na-boost yung motivation nyo sa pag-aaral.